Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Ito po muli ang inyong lingkod at tagapagsalita po ngayong umaga sa ating morning devotion, Pastor Ricardo Enrile ng Amazing Grace Baptist Church sa Manila. Okay? So ngayon po sa umagang ito ay ating pong tunghayan ng ating pong talata sa aklat po ng James, Book of James chapter 4. Ito po ang ating pong pagninilay-nilayan ngayon pong umagang ito. James chapter 4, saan ko po sa talatang 6. But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh unto you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa oras po ito ay nagpapasalamat kami sa pribileyong muli na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin. At ako po ay humihingi na iyong pangunguna, katalinuhan po at gabay gamit iyong pagpapala ang mga salitang ito, o Panginoon, sa bawat nakikinig. Kayo po ang aming itinataas at niluluwalhati. Panginoon, nihiling ko po na iyong kapangyarihan ay kumilos sa umagang ito. At ikaw po ang aming bibigyan ng kapurihan sa sandaling ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen. At amen. At ating pong bigyang pamagat ang ating pong morning devotion na ito na Remembering God. Alalahanin natin ano ang ating Panginoon. So sa aklat pong ito ay napakalaking kaganapan at pagpapala na marinig natin ano po ang mga salatang ito na sinasabi na tayo po sa harapan ng Panginoon ay tunay pong binibigyan niya po ng paunguna at gabay at lagi po ang iniisip no ng Panginoon sa atin ay ang ikabubuti po natin no po at sapagkat yun naman po marahil ano ang kaisipan ng isang magulang bilang tayo po ay anak ng Diyos na nakakilala sa Panginoon ay ang iniisip po niya ano po ay sa ikabubuti natin. The same way tayo po sa ating po mga magulang salaman ay nag-iisip po tayo na sa ikabubuti ng ating mga anak. Ano po? So dito po sa mga talatang ito ay makikita po natin ang kanyang kapahayagan. Sabi niya po dito sa aklat po ito ng talatang 6 ng James chapter 4, But he giveth more grace, whereunto he saith, God resisteth the proud, and giveth grace unto the humble. So dito po maunawaan natin na tayo po bilang anak ano ng Panginoon sa kanyang harapan ay maging mapagpakumbaba, no? Be humble, or tayo po ay maunawaan natin na maging mapagpakumbaba sa ating Panginoon. Learn to be humble ano po sa harapan ng Diyos, sapagkat tunay po na tayo po wala namang ika nga ay may pagmamalaki, ano. So nararapat po na tayo po ay maging mapagpakumbaba sa kanyang kagustuhan at tunay pong magkaroon po tayo ng pagsunod ano po at sa kanyang mga nais na ating gawin para sa ating buhay ano po, dahil lahat pong ito ay sa ikabubuti natin. So we must learn ano to be humble. Pangalawa ay hindi lamang po to humble ourselves or to learn to be humble, we have to honor him, no? Learn or live to honor him, not only learn to be humble, then learn to be humble and live to honor him. Mabuhay tayo nang mayroon pong respeto, ano po, paggalang, ano po, sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya po dito sa verse 7, Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. So dito po ay yung pong ating paggalang o respeto ano sa Panginoon. Hindi po tayo maaaring sumuko o hindi tayo maaaring magpasakop
no, sa sinasabi niya na submit yourselves hanggat hindi ho natin siya nabibigyan ng respeto or paggalang, ano po. So, yun po ang ating bahagi na dapat po natin gawin at maunawaan, not only to be humble, but we have to honor Him. Ano? Igalang o irespeto natin ang ating Panginoon. At pangatlo, hindi lamang po natin siya bigyan ng papakumbaba at paggalang. Dito po sa talatang 8, ano po ang sinasabi dito? Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Okay? So, ito po ay pagpapahayag po sa atin na we have to hold on, no? Lean on Him. So, yung una po ay learn to be humble. And secondly, live, okay, to honor Him. And thirdly, lean on Him. Magtiwala, ano po, tayo sa Panginoong Diyos. At atin pong ilagak ang lahat ng atin pong mga bahagi ng atin pong araw-araw na ginagampanan sa pamumuhay, ano. So, maski na po doon sa napakalaking bahagi na ginagawa natin o sa mga desisyon na atin pong gagawin, ikonsulta natin sa Panginoon, no? Matutuhan nating ilagak, ano, sa ating Panginoong Hesus. So, sa aklat po ng Proverbs, no, nandoon po, sabi niya ay huwag po tayong magtiwala sa ating sarili, no? Sabi niya ay sa Panginoon, no? Learn to trust Him and lean on Him. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall bring it to pass. Okay? So, yung ating pong ating mga pangailangan, yung ating pong araw-araw na pamumuhay, not only we have to humble ourselves, no? Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos, at tayo po ay magbigay ng respeto o gumalang sa ating Panginoon. At pangatlo po ay magkaroon tayo ng pagtitiwala, no? So, we hope to the Lord and to each one of us, sa bawat isa po sa inyo na nakikinig, nanonood, ay masimulaan po natin ang araw-araw, no, ng ating pag-arap sa umaga na tayo po ay mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon at tayo po ay magbigay ng po ng respeto o paggalang, sumunod sa Kanyang kautusan at tayo po ay magtiwala na ang lahat ng ito, ano, na nais ng Panginoong Diyos sa atin ay sa ating ikabubuti. So, we always remember that God is good all the time, and all the time, God is good. Muli po, nawa po ay naging pagpapala po sa inyo ang ating pong mga pagninilay ng salitang ito ng ating Panginoon sa aklat po ng James chapter 4 verses 6 to 8. Tayo po ay manalangin. Let us all pray. Mapagpalang Diyos sa dakila po naming Ama, marami pong salamat sa inyo, O Panginoon, sa biyaya mo at sa pribileyong ito na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Ilang Diyos, patuloy ka pong kuminos at manguna sa bawat isang nakapakinig, inyo po, Panginoong Diyos, patnubayan, pangunahan ang kanilang araw-araw na gagampanan sa gawaing ito, sa ministry, saan man, sa pagtuturo, Panginoon. Bigyan mo po sila ng biyaya mo, ng pag-iingat at ang bawat desisyon na kanilang gagampanan at pagpapasyahan ay ikaw po ang tunay pong gumabay. Hihilingin ko po, O Panginoong Diyos, at tinadalangin ko na kayo po, Panginoong Diyos, ang tunay pong kumilos, magpala sa bawat isa. Muli, maraming salamat po sa inyo at ipagtitiwala po namin sa inyo ang buong araw na ito, Panginoon. Kayo po aming pinupuri, tinataas sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.